Hello guys! Welcome muli sa panibago natin vlog. Welcome sa aking garahe. Sa video ito, tatalakayin natin yung ugly side o yung mga disadvantages ng pagiging car DIY enthusiast. So kung kayo ay isang DIY geek din tulad ko at marami na kayong mga nagawa sa sasakyan, eh baka makarelate kayo sa video ito. Okay? So bago tayo magsimula, pwesto yun na mag-subscribe muna kayo. Yung ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, puro sa mga. Okay guys, ang video na ito ay hindi para i-discourage kayo no, na mag-DIY sa inyong mga sasakyan. Alam nyo naman, ang purpose ng channel ko ay para tulungan kayo na matuto kung paano ayusin ang inyong mga sasakyan para makatipid kayo at para magkaroon kayo ng knowledge sa inyong mga sasakyan. Pero bagamat napakaraming mga advantages na pagiging DIY, eh marami rin itong mga disadvantages kumbaga. Merong mga dark side, ika nga, yung mga ugly truth about DIY. So unang-una dyan guys, eh yung mapapagastos kayo. Oo, kapag ka ikaw ay isang DIY enthusiast, no, hindi lang sa pagre-repair ang inyong focus, kailangan nyo rin maglabas ng pera. Oo, kailangan nyo mag-invest sa mga tools. Kagaya ng jack stand, kagaya ng mga floor jack, mga wrenches at iba pa. Mag-invest kayo niyan kasi kayong gagawa, hindi kayo lalabas sa mga shop, hindi kayo pupunta sa mga shop, kailangan nyo bumili ng inyong mga tools. Mga produkto rin, kung kayo ay mag-change oil, gagawa kayo ng mga fluid DIY job, kailangan nyo bumili. Pero ang pinakamaganda doon, pinakamainam doon, eh yun ay mga investment na ninyo guys. Kapag bumili kayo ng mga tools, eh inyo na iyon. At magagamit nyo na yun for future use. So nakatipid kayo sa labor pero gumastos kayo. Pero ang pinaka downside talaga nun ay mapapagastos kayo kapag kayo ang nag-DIY ng inyong mga sasakyan. Talagang mapapagastos kayo. Yun yung una. Yung ikalawa guys, ang pagiging DIY ay napaka-addictive. Oo guys, no, yung paggawa sa sasakyan ay parang illegal substances yan. Kapag ka nagawa nyo ang isang job, parang gusto nyo, kayo na lang gagawa sa lahat. Kaya naman, ang channel ko, nung nag-umpisa pa lang ako dito sa Noah's Garage, eh parang naging hobby ko lang yung paggawa ng film, no? Pagbibideo sa mga pagkalikot ko sa sasakyan. Eh nagkataon na marami tumatangkilig sa inyo, sa aking channel. At in 2 months, naka 100 subscribers agad ako. Kaya sa loob-loob ko, ituloy ko na. Pero talagang gustong-gusto kong gumawa sa aking sasakyan. Kaya naman, para bang nakaka-addict ito. Kapag nagawa mo na yung isang job, gusto mo pa gumawa ng marami. Gusto mo ikaw na lang ang gagawa. Ayaw mo nang dalhin sa mga auto shops. Kaya yun yung pangalawa. Sobrang addictive ang pagiging car DIY. Yung ikatlo guys, ay yung time consuming. Oo, kapag nag-DIY kayo ng inyong sasakyan, hindi kasing bilis ng paggawa sa mga auto shops, sa mga talyer. No? Kasi sila ay talaga mga professional. Eh marurunong na sila. Marurunong na sila kung paano palikutin ng sasakyan. Napakabilis silang gumawa. In 2 hours, kaya nila magpalit ng timing belt. In 1 hour o less pa, kaya nila mag-change oil. Pero tayong mga DIY enthusiast, it will took us hours bago tayo makapag-change oil. Kung maalala ninyo, yung intake manifold cleaning ko, isang araw ko ginawa yun guys, no? Overnight pa. Ganun katagal. Pero worth it naman, ano, napakasarap na pakiramdam na ikaw ang gumawa, ikaw mismo naglinis ng air intake system mo. Kaya kapag ka ikaw ang nag-DIY, ikaw ang gumagawa ng sasakyan mo, asahan mo na maghapon kang gagawa sa iyong sasakyan. Unless na lang na nagawa mo na ito dati. So yun yung ikatlo, time consuming ang pagiging DIY car geek. Yung ikaapat guys, ay prone kayo sa mga sugat at mga injuries. Kapag DIY kayo sa inyong sasakyan, hindi maiwasan na masugatan kayo, mahiwa yung balat ninyo, o baka ma-injured pa kayo. Kaya naman sa mga videos ko guys, no, may mga disclaimer ako at ina-encourage ko talaga yung safety as a number one. Dapat ninyong goal, okay? Na makikita nyo kapag inaangat ko yung mga sasakyan, doble-doble yung mga support niyan. Hindi lang naka-jack stand yan.
nakaangkla pa yan sa mga kahoy. Kaya dapat ganun din kayo. Kung nag-DIY kayo sa inyong sasakyan, number one goal nyo dapat ay ang safety. Kaya ako, lagi akong may mga sugat dito sa mga braso, sa paa, meron akong mga galos. Dahil na rin, talagang mabusisi kasi talaga ang pag-aayos sa sasakyan. Madami mga sharp object dyan na pwedeng makasugat sa inyo. Kaya yun yung isa sa mga pangit sa pagiging car DIY details. Okay guys, yung panglima nating disadvantages ng pagiging car DIY ay yung imperfect result ng ating trabaho. Oo, marami naman sa mga trabaho natin, sa mga nagawa natin sa sasakyan ay talagang successful, di ba? Masaling successful. Pero marami din dito ay poor quality. Kasi nga, hindi naman tayo professional. DIY enthusiast lang tayo. Hindi tayo professional. Kaya malamang na yung quality ng work natin ay hindi perfect, hindi masyadong successful. Ipakita ko sa inyo yung mga gawa ko na masabi natin na okay na, pero masabi natin na poor quality. Ipakita ko sa inyo. Ito guys, so makikita ninyo, ito ay pinintahan natin, di ba? Itong grill ng Hyundai Accent, kung natatandaan ninyo. So, sa malayo, makikita nyo, ayos siya, di ba? Parang perfect siya yung pagkaka-spray paint natin. By the way, ito ay hindi permanent paint, ito ay plastic dip lang, no? So, pero pagka nilapitan ninyo, so makikita ninyo dito guys, no? So, hindi siya perfect, yan, no? Hindi siya perfect, di ba? Yan. Unless na lang, kung gamitan nyo ito ng decal, perfect yan. So, makita ninyo, hindi siya perfect. Di ba? Yan. So, ang pagiging DIY, kasama na yan sa resulta ng pagiging DIY natin. Poor quality of work. Pakita ko sa inyo yung sa Montero. Sa Montero naman, makita ninyo yung ating dinichrome na door handles, di ba? Pinintahan natin yan. So, perfect yan. Perfect yung tatlo na door handle pati nasa likod. Pero lang itong nasa driver side. Pakita ko sa inyo. Pansin nyo ba? Ito, lumobo siya. Sumobra siya sa kapal. Kasi nagkamali ako sa pag-spray niyan. Imbis na 12 inches away, naging 6 o 5 inches lang. Kaya lumobo siya. So anyway, matigas na yan. Hindi yan na ano, hindi yan na babak. Nababakbak, no? Matigas siya. So yan, poor quality of work. So nakita nyo guys, hindi lahat ng nagiging DIY job natin ay successful o sabihin natin na perfect. Pero okay na, pwede naman na pagtiyagaan. Okay? Meron din ako mga pagkakataon na nagpi-film ako sa isang DIY job na hindi ko natapos kasi hindi ko nabuksan o hindi ko napaklas. Ang nangyayari, hindi ko siya pinapublish. So, ganun talaga kasi DIY enthusiast lang tayo, kulang tayo sa tools, kulang tayo sa experience, hindi man tayo professional. Okay lang yun kasi naidadagdag naman yun sa ating experience at skills, di ba? Kaya rewarding din naman ang pagiging DIY geek. Alright guys, yan ang limang ugly truth o disadvantages ng pagiging DIY enthusiast. Pero sabi ko nga kanina, hindi ko naman kayo discourage na mag-DIY sa inyong sasakyan. Yung pa rin ang motto ng ating channel, ano. Ina-encourage ko kayo na kayo na mismo gumawa na yung sasakyan at matuto kayo at makatipid kayo sa pag-maintenance ng inyong mga sasakyan. Pero, itong limang nabanggit ko kanina, pwede nyo pag-isipan. Okay? So, kung meron pa kayo naisip na mga iba pang mga rason, iba pang mga disadvantages ng pagiging DIY, pwede nyo i-comment sa baba. Okay guys, so sana may natutuhan kayo sa video na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.